13, verses 9 to 16. Moses told God, "Look, when I go to the Israelites and tell them, the God of your ancestors sent you, they'll say to me, 'What is his name? What shall I say to them?'" God replied to Moses, "I am who I am." And then said, "Tell the Israelites, I am sent to you." God also told Moses, "Tell the Israelites, the Lord, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, sent me to you. This is my name forever, and this is how I am to be remembered from generation to generation. Go and gather the elders of Israel. Tell them, the Lord, the God of your ancestors, appeared to me, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And he said, 'I have paid close attention to you and to what has been done to you.'" The second reading is taken from the book of Matthew, chapters 14, verse 22 to 23. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. And then the boat was already a considerable distance from that, moving to the waves because the wind was against the wind.
it is joyful kung yung masalimuot yung pagkakakilala sa kanya. Yung parang lumapit kayo sa kanya kahit the second times of storm sa buhay niyo, kaya kayo lumalapit sa kanya. Or lumapit kayo sa kanya dahil ginaglorify niyo yung pangalan niya. So dito natin pag-aaralan kung ano ang nangyari. Sa Book of Mark 6:45-52 and Matthew and John. So sa Book of Mark, basahin po natin lahat. Jesus walks in the water. Jesus immediately had his disciples get into a boat and cross to Bethsaida ahead of him while he sent the crowd away. So bakit immediately na pinaalis ng Panginoon at sumakay sa bangkay yung mga disipulo? Any idea? Kasi on the earlier part ng the Book of Mark, naalala niyo yung ano, yung nagpakain siya ng 5,000. So ito yun. So bakit immediately, parang mag-isipan natin kung bakit immediately kailangan niya paalisin yung mga disciples. Kasi during those times, yung mga crowd, pinipersa na siyang maging king. Kasi syempre, yung pinakain niya yung mga crowd doon sa nangyari na yun, pinakain niya yung mga tao doon, sabi ng mga tao sa kanya, grabe itong taong to. Kasi from 5 bread, tama? 5 bread and 2 fish, napakain niya almost 25,000. Kasi 5,000 men, yun ang na-account sa Bible, pero kasama doon yung mga bata at saka yung mga babae, di ba? So, nagiging 25,000. Approximately 25,000 sila lahat. So, sabi ng mga tao, grabe yung taong na to. Kasi, yung iba siguro, syempre, hindi naman lahat 25,000 kilala siya eh, as God. Di ba? Even disciples, ang mga disciples nga, hindi daw, mas kanyang as God siya. Sabi niya, grabe yung taong to. Kasi, pinakain niya yung 25,000. At during sa Mark na sa earlier gospel na yan, pinakain niya na until mabusog sila. So see, hindi niya na hindi dito na tayo sa tao na to, at gawin natin hari. Kasi kaya niya i-supply lahat ng needs natin. Di ba? Kasi during those times, sa Roman times, is malupit. Parang nanihikit, parang pinapahirapan sila. So, dito, sinabi niya mga disciples na go to the boat ahead of him and he sent the crowd away. So, ayaw ng Panginoon dito, ayaw ng Panginoon yung ini-impose sa kanya yung kingship. Ayaw niya, kasi dinisperse na yung mga crowd. So, ang galing niya, no? Then, for Mark 6:46, chapter 6, verse 47, when evening had come, the boat was in the middle of the sea while he was alone in the land. So, saan siya? Sa land. At anong ginawa niya? He saw that his disciples were sailing on the sea because the wind was against them. Shortly before the dawn, he came to them, walking on the sea. He intended to go upright beside them. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and began to scream. Grabe, no? Akala nila ghost ang Panginoon. So, kasi naglalakad. Cool na. Naglalakad sa dagat. And 50, all of them saw him and were terrified. Natakot sila. Immediately, he told them, have courage, it is I. Stop being afraid. Then he got into the boat with them, and the wind stopped blowing. The disciples were utterly astounded because they didn't understand the significance of the loaves. Instead, their hearts were hardened. So let us pray this God of heaven. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, sa pagkakakalan ng Panginoon na ako po ang iyong tinawag po ninyo pag-share ang salita ko ninyo. Ito ako, wala po kami.
instructions, Panginoon, sa mga pagkakataon. Equip us, Panginoon, na yung handbal din ay yung makakakabibig, Panginoon. In Jesus' name, I pray. Amen. So, ito yung scenario, ha? Ito yung verse, gawin natin. Pero kung ako yung, pwede dito. Para mas maano nyo makita nyo kung ano talaga ang nangyari during those times. Pero ako nandang 2 minutes lang na clip. Kasi maganda makita nyo talaga yun. Okay. So imagine natin na
na yung scenario is nasa Sea of Galilee sila. Tapos, actually, yung Sea of Galilee na yun, isa lang yung entrance niya, isa lang yung entrance at saka exit ng hangin. Hindi ako magkakamali pa may ikukorin ko. Tapos, yung the Sea of Galilee, it is siya sa pinaka-lowest na lake sa Earth. So, kung ibig sabihin, kung siya ang pinaka-lowest at saka nagpapakalibutan siya ng mga boundaries and valleys, imagine nyo yung hangin na papasok sa kanila. So, ibig sabihin, malakas yung surf na yun. At para siyang ito na. Start na lang. So imagine natin gano'n, no? At maraming, ano, okay natin, dito na lang tayo sa next slide. Close. Ito, ito siya, dito si Hoga. Maganda sana yung ano na yun, kasi dramatization. Tapos sa galing. So imagine natin yung ito yung the Sea of Galilee. Tapos yun yung ano, yung bedside dyan na pupunta from Capernaum to sa doon. So the Sea of Galilee is like 20 kilometers long and ito siya. Ayan. Ito siya. Ayan. Saan sila nagaling at saan sila pupunta. At saan yung naming sword. Ito. Tapos sa tingnan mo, napapalito na siya ng mountain. So, ang dapya, yung hihip ng hangin is kulog. So, ibig sabihin mas malakas yan. Sa position, ito. The Sea of Galilee also called as Genesaret or the Lake of Genesaret or Lake of Tiberias from Hebrew. Tapos ito yung details nila. Basahin nyo lang. Pero pinaka-point out ko dyan ito, yung it is the lowest freshwater lake on Earth and the second lowest lake in the world after the Dead Sea and saltwater lake. So here, this story is also found, again, sinabi ko kanina, is found in Book of Matthew and in John. So here sa Book of Matthew, nandito si Peter, pero sa Book of John at saka sa Mark, wala siya. So, tanong ako magkabay kung bakit wala siya. Kasi si Mark is earlier, wala naman siya sa book. So hindi niya na account po, sabi ni Pastor. Tapos sa John, is si John talaga nakapokus na kay Panginoong Jesus. Pero si Matthew, ano ang nangyari, isinulat niya detalye. So here, in Matthew accounts, Peter steps out of the boat in an attempt to walk on the water to Jesus. Pero sa in John's account naman, Jesus were withdrew from the crowd because he realizes that they wanted to impose, ito yung sasabi ko kanina, na pinapersya siya ng mga crowd to impose a kingship on him that was contrary to his godly mission. Kasi ayaw niya eh. So pag ayaw ko yun, talaga gumawa siya paraan para i-reveal sa kanya na I am the Lord. So, the whole of this narrative is his story pan. So, here, parang lagi na lang natin narinig yung kwento na to, di ba? Parang every year ato, parang may mga ganito preaching about the Jesus walks in the water. But I hope this morning, iba yung understanding nyo about this. So, all literally took place in 18 centuries ago, but at the same time, this page of the Gospels is a sublime parable whose minutes featured comprise a teaching on a teaching for all ages, and which is wonderfully adapted to sustain the faith of the believers today. Gracias.
delete ka rin ngayon. Present the program again. Diba omnipresent siya? He is God. So kahit saan ka,
stress. Parang nakakauto na 100 times ikaw. So, kung sa TV yan, kung ano ang nakukuko sa iyong ilong, yung pinaka-ilong mo ang nakikita niya. So, ganun siya ka-powerful. He is seeing you when you're far away from him. Amen? So, actually, yung quote na to, this is the second test or second experience nila. Remember? Kasi yung earlier than that, ewan ko lang kung nasa mark din to, kukain natin ng may Bible. Yung first is, natutulog siya, di ba? Natutulog siya sa boat. Tapos inisig siya ni Peter, Lord, may storm na. Yung una, may storm na. Ano ginagawa ko? Natutulog ka pa? Tapos yung Panginoon naman, syempre, inisig siya. Pakipumay ba siya ng mata? Nagigising nga, di ba? Tapos sasabi niya, ano ba nangyayari? May storm. Sabi ni Peter, Lord, may storm! Alam niyo, sino ang mga may asawa si Mandy? Or mga na-experience ng storms nala. Tapos ganun-ganun. At saka, tingnan din natin na hindi ship kasi nakiyan nila bow, gamay. Maliit na boat, tapos malakas yung bagyo, ano mangyayari sa boat? Diba? Kung di sila, and mind ko lang sa inyo, sila ay mga experienced fishermen. Sila si Peter, mga experienced sila, so marunong sila kung lumangoy. Then syempre, kung experienced ka, hindi ka takot sa store, kasi marunong ka lang lumangoy. Takot ka lang sa pati. O diba? Sabi ni Peter, Lord, may bagyo! Natutulog ka! Pag-chill ka lang ba dyan? Sorry. Pag-chill ka lang dyan. Tapos, sabi ni Lord, anong nangyayari ganyan? Yung may bagyo, yung pati nga rin nasa boat. Pero wala, joke lang. Yung pati nga rin nasa boat, yung pangbangla nila. Parang pinalabasan nila. Joke yun. Ano pang ginagawa mo? Tapos sabi niya, sige nga! Rampak na kagod siya sa pumunta siya sa dulo ng boat. Tapos, gumanoon na siya na parang Titanic. O, di ba? Signo? Siya pala. Siya ang pumunta ng Titanic eh. Gumanoon siya. Tapos, ang sabi niya? Ano ang sabi niya sa storm? Be still. Sabi niya, shhh. Then, nag-instant, ano nangyari? Nagka-dagat. So, di ba? Parang siguro nung time na yun,